Magandang araw, mga kabayan ko. Ito ang pinakahihintay ng lahat. Hapon na. So, uwi na naman. So, sa araw na ito, ay pag-uusapan naman natin kung paano ba mag-apply ng Canadian Army. Bilang kababayan nyo, gusto ko lang i-share sa inyo at baka sakaling may kababayan ako dito na nanonood sa channel ko at interesadong pumasok na maging sundalo dito. So, habang nagmamaneho ko, ay samahan nyo lang ako at sasabihin ko sa inyo kung paano mag-apply ng sundalo dito sa Canada. Okay, so ito, magsimula na tayong magmaneho. At habang nagmamaneho ko, mga kabayan, ay ikikwento ko sa inyo kung paano ko nag-apply dito na sundalo. Nung pagdating namin dito noon sa Canada, may nadaanan akong tangke na nakaparada doon sa gilid ng highway. So, sabi ko, ba, tangke yun ah. Sabi kong ganyan. So, pagbaba ko at titingnan ko kung bakit nakaparada yung tangke doon sa gilid ng building, yung building pala na yon ay regiment ng armored. So sabi ko, ba, ganito pala ang itsura ng kampo dito. So bumaba ako, pasok ako dun sa loob, hindi nung tangke, nung building. At sabi ko, mag-inquire ako kung paano ba dun pumasok ng sundalo. Sabi ko, nagpataba pa nga ako noon. Sabi ko, baka pwedeng mag-apply dito kahit maglinis lang ng tangke nyo o ng building nyo. Kasi alam nyo naman, diehard tayo na pumasok sa sundalo o sa government o sa mga stable or matatag na trabaho dito. So, sabi ngayon nung pagtanungan ko, ang unang tanong sa akin ay citizen na daw ba ako? Nako, sabi ko, ay hindi pa. Ay ano pa lang ako dito, independent immigrant. Kasi yun ang apply ko dito eh. So hindi naman ako sinabihan na parang hindi naman ako turned down agad dun sa pag-apply ko. Ang sabi, ganito. Mag-fill up ka ng application at kahit immigrant ka, ipapadala natin sa Ottawa. Yung Ottawa, yun yung Capitolio dito sa Canada at saka yun ang mga nagko-control din ng mga application. So, mag-fill up ako, ipinadala nila. Ilang buwan dumating ang sulat galing sa Department of National Defense. Aba, sabi ko, ayos to. Ito yata yung in-applyan ko. Kasi, bakit ako mag tatanggap ng sulat sa DND o sa Department of National Defense, sino ba naman ako para padalaan? Ang alam ko lang, nag-fill up ako ng application. Aba, ang nakasulat pala salamat sa pag-a-apply, pero hindi nila kailangan ng immigrant kasi tatanggap lang daw sila ng immigrant kung kailangan na nila ng sundalo dito. Pero kung may natatangi daw akong skills na kailangan nila, pwede ko daw ituloy yung pag-a-apply ko. Sabi ko, ano kayang skills yun? Eh,
parang natatandaan ko ang sinabi is kung magaling daw ako sa plumbing or may sinabi pang isa eh, masyadong technical. So ay sabi ko hindi ako sanay nan. Although sa Pilipinas ay sundalo ako, sabi kong ganyan, pinagmalaki ko eh, pero mga training ko doon puro sa infantry. Ah, sabi, hindi namin kailangan. Sabi ko, eh, paano yan? Ano ang pagkakataon ko na makapasok? Eh, sabi sa akin ng recruiter, eh, kailangan daw maghintay ako na maging citizen. Eh, dahil nga permanent resident ako, ang kailangan o ang requirements is dapat maging 3 years dito sa Canada para makapag-apply ng citizen. So wala akong nagawa kung hindi maghintay ng 3 taon at makapag-apply ng citizen. Ay, pagpatak agad ng 3 taon dito sa Canada, ay nag-apply na agad ako. So excited ako na mag-apply siyempre dahil ang tagal ko rin hinintay. Ay, eh, una kong pinilapan eh mahigit 10 pages. Tapos ayun, mamimili ka ng 3 gusto mo. Para kung hindi ka natanggap dun sa isa, doon ka sa pangalawa. Pag hindi ka natanggap sa pangalawa, doon ka sa pangatlo. Pagka hindi ka natanggap sa pangatlo, ay may kalalagyan ka. ibig sabihin eh, mag-uulit lang. So by the way, just in case meron kayong comment or katanungan, pwede nyong comment lang kayo at siyempre sasagutin ko agad dyan pag nabasa ko. So nung mag ano na ako, nung mag fill up na, sabi ngayon maghintay-hintay lang daw at tatawagan daw ako. O di, sabi nga sa kanta dyan sa Pilipinas, basta maghintay ka lamang. So hintay uli ako. Hintay na naman si Tomang Bulakenyo. Ngayon, after few months, tinawagan ako at pinapupunta ako doon sa regiment. Ngayon, kailangan pala akong mag-exam. Ay, sabi ko, ano ba klase ng exam? Ay, mga puro mat tsaka vocabulary tsaka mga computation. Sabi ko, meron ba tayong reviewer dyan? Baka sakaling para meron namang idea. Ay, meron namang available online. So nako kabayan, ay pagka pala nagbablog eh at may tumawag, mapuputol yung video. Kaya naputol tong aking video, pasensya na. So itutuloy ko lang uli yung ating usapan. Hindi ko na mabalikan dahil for security reason din, hindi magwo-work yung cellphone dito kapag nagda-drive ka. Hindi, ewan ko dyan sa Pilipinas, dahil hindi mo pwedeng pakinggan kung saan ka huli nag-stop. Eh, ididiretso ko na uli dahil gusto ko rin agad matapos tong vlog ko na to, nang ma-post ko na agad. Wala nang edit-edit pa, diretso ko na yan. At dahil gusto ko rin maibalita agad sa inyo. Ayun, ang natatandaan ko yung samat. Ayun, reviewer.
reviewer online. Ngayon binigyan ako. So nag-exam ako at then pumasa. Pero ang matindi pala yung sa background check. So dahil sundalo ko dyan sa Pilipinas, tapos siyempre may bago magsundalo, meron din akong trabahong sibilyan, chinek lahat yun. Eh yung isang boss ko noon namatay, yung major inatake. O di bumalik yung application ko na naman. Pagbalik, ang clearance pala dito 6 months lang ang inaabot. Pagkatapos i-re-renew na naman, simula na naman ako ng application. So in total mga kabayan ko, halos 3 taon ako naghintay para makapasok sa sundalo. Kaya ang tagal mga kabayan ko. Pero ganun pa man, sabi nga sa kasabihan sa atin, kahit gaano kahaba ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya hintay-hintay lang ako. Total, meron naman akong ibang trabaho. Pero siyempre nakakainip din, dahil gustong-gusto mo nang mag-apply dun sa gusto mong trabaho, tapos hindi ka naman matanggap. Pwede halos araw-araw, binibilang ko ang araw, dahil gusto kong kapasok dun sa trabaho ko na ma-applyan. Sabi ko, aabutan na yata ako ng retirement, ah. Hindi pa ako na natatanggap. Baka pagtanggap sa akin, sabay retire na ako. Eh sabi naman nung recruiter, hindi, ano pa yan, matatanggap ka dyan, maghintay lang. Ayun, pagkalipas ng maraming taon, dumating din. Pero yung mga anak ko, dahil dito lumaki, nung pumasok silang sundalo, siyempre sunod din sa yapak ng ama, nagsundalo sila, yung dalawa kong anak. Ay, ilang buwan lang tinawagan. Kasi siyempre hindi komplikado yung mga dokumento nila. Dito sila lumaki, madaling i-check yung mga background check nila, madali. So mabilis lang. Ayun. Kaya ko ba nasabi mga kabayan? Baka may kabayan ako dito, lalo nang nasa Canada, na nanonood ng channel ko. Eh baka gusto niyong mag-apply. Eh pagkakataon niyo na. Kasi napakalaking bagay nung nagtatrabaho kayo dito sa gobyerno. Malaki ang benepisyo niyo, lalo kung bata pa kayo, maka 20 years kayo. Pwede na kayong umalis. Kung 20 years old kayo, papasok kayo ng sundalo, let's say, bigyan kayo ng 25 years na contract. O di, 45 pa lang. 45 years old, tumatanggap na kayo ng malaking pensyon. Kaya, gusto ko sana kayong hikayatin na kung gusto nyong maglingkod sa bayan. Although sabihin natin hindi naman kayo ipinanganak dito, o dugong Pilipino pa rin, siyempre ang nananalaytay sa atin, eh maglingkod ka sa bayan. Kahit yung serbisyo namang ibibigay naman natin ay makapagbigay ng tulong sa ating pamayanan, kahit hindi sila Pilipino. Although may mga Pilipino rin naman siyempre nandito. Sabi nga, give service to country. And ayun,
at hindi lang sa pagsiservisyo, mga kabayan. Siyempre, gusto man nyo ng matatag na trabaho, at saka siyempre, alam nyo naman dito, pag sundalo ka, ang kategory mo is federal officer ka. At, pero take note, dito, siyempre, para din dyan sa Pilipinas, na hindi bawal mong abusuhin yung position mo din. Pero, ang maibibigay lang siyempre sa inyo ng gobyerno, na pag si servisyo nyo ay ang katumbas ay yung magandang benepisyo. Kaya ano pa hinihintay nyo, mga kabayan, kesa naghihintay kayo ng baka may ina-applyan kayo dyan, naiinip kayo, tapos ang tagal na ma-apply, nandito sa pasok lang kayo sa army, pwede kayong mag-navy, mag-army, mag-air force, basta kung nasaan lugar kayo, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na recruitment center. At may mag-entertain sa inyo doon, sasabihin sa inyo kung ano lahat ang mga requirements. Habang be sure pala na pagka nagpunta kayo, meron na kayong tatlong naisip na kung gusto nyong pasukan. For your information pala, yung cook, matatawa kayo ah, kasi sundalo, pero cook. Baka sabihin, ah, sundalo, tapos ko. Ba, dito ang cook. Eh, iba ang ano dito. Dito ko lang nalaman. Ang cook dito, iba rin yung posisyon dahil ika nga, pag sa field, pag walang cook, ay mamamatay ka. Dahil ang cook, ang nagluluto dito ng pagkain sa field. So, napakahalaga ng cook dito sa Canadian Forces. Yun nga daw nadinig ko lang, pero totoo daw yun. Kung mag-a-apply kayo ng cook, meron daw 20 o 25,000 na parang para pumasok lang kayo. Parang sa US Army, meron kayong package sa inyong ibibigay. So, kung gusto nyo pumasok, yung DND.ca, Department of National Defense.ca, i-click nyo lang, lalo na yung sa mga kabayan na nandito na sa Canada at citizen na. I-type nyo lang DND.ca and then sundan nyo lang yon, makikita nyo na. I-click nyo yung jobs, makikita nyo na. At simula lang to ng ating pagkikwentuhan kung paano ba ang pag-a-apply, kung paano makapasok. At i-guide ko kayo. At hindi naman sa pagmamayabang, ay marami na din akong natulungan dito na makapasok sa army. Dahil siyempre proud din ako na pag nakita ko, oh, pinasok ko yan. Hindi dahil sa uutusan ko siya, pero siyempre natulungan natin yung kababayan natin. Eh noon, hindi pa ako nagpa-vlog. Eh ngayon, may time tayong mag-vlog. Kita mo, kahit nagda-drive, nag-vlog lang tayo.
Eh kasi inspired na rin tayo dun sa mga YouTubers dyan na ang daming mga nanonood at nakakakuha ng mga impormasyon. Eh naisip ko, aba, di mag-vlog na rin lang ako. Kung may time ako, ito nga, nagda-drive ako. Di mag-share-share din lang ako kung ano yung nalalaman ko. Ito, ayan, bukula na. Pagkatapos ng winter dito, malapit na mag-spring. So, ang kapalit ng isno, puro naman na ulan. So, ayun. Ito yung sa kaliwa, mapunta sa US. Mga tayo, baka mapunta tayo ng US, kabayan. Malaking U-turn to, pag doon tayo na pupunta. Dadaan na tayo doon sa immigration, lahat. Baka abuti na tayo ng ating gabi. Hintayin ko lang mga kabayan yung comment nyo at sa mga susunod na video ko ay pag-uusapan natin yung mga iba pang mga pasikot-sikot, yung mga tip kung paano mag-apply sa Canadian Forces. By the way, bago ko makalimutan, isa sa mga pang-encourage ko sa inyo, kung kayo ay binata, edi siyempre pamimiliin kayo kung saan kayo ipapadala. Gastos lahat ng gobyerno yon kung saan kayo ipapadala. Kung may pamilya kayo tapos may anak kayo, gastos din lahat ng gobyerno yan. Babayaran lahat yan. So, iyon ang isa kong pang encourage sa inyo mga kabayan. Yung napakagandang benepisyo at napakalaking benepisyo, lalo na dun sa mga pag-a-apply pa lang na bata pa. Dahil hindi ko katulad na ako, hintayin ko talaga yung retirement age ko dahil matanda na ako nung pumasok. Pero kung bata pa kayo, bago mag 50 retired na kayo, pwede simula let's say 45 years old, sahod-sahod na lang kayo, withdraw na lang kayo ng makakatanggap na lang kayo ng pension nyo, and then relax-relax na lang kayo, pasyal-pasyal na lang kayo ng pamilya nyo, mga anak mo, tapos baka malaki na rin yun by that time. So, yun. Yun mga kabayan. Gusto kong ihatid at ipaalam sa inyo. At hanggang dito na lang muna uli mga kabayan. At sa susunod na video na lang uli, kung ano ang inyong mga katanungan, pakisulat na lang sa comment. At kaya nang sabi ko, mag-reply lang ako. At higit sa lahat mga kabayan, isang request lang, pakisubscribe naman at pakiclick yung notification bell button at pakipindot na rin yung all para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So, ilang muna kabayan at magandang araw sa inyo kahit saan kayong mga naroroon, sa Pilipinas man o dito sa Canada o sa ibang parte ng mundo. At mag-ingat po tayo lagi. Paalam mga kabayan.